So guys, ito yung ating i-unbox ngayon. Kanina ito dumating, kanina ng tanghali. So ngayon pa natin siya i-unbox. So ganda ng pagkakabalot to guys. Nanganak, bubble wrap siya. So ito yung mga in-order nating pads. Relax Infinity pads. Meron tayong yan, ayaw mag-focus. Sunset Paradise. Ito. Hindi natin alam, guwaba yata ito eh. Pero ito yung mga bagong flavors niya. Tapos susunod yung Golden Slice. Ito yung manga. So i-check natin mamaya. Itatry natin ipap mamaya yan. Ito naman susunod yung White Freeze. Ito ay gulaman daw. Sagot gulaman. Tapos next, ito ay, sorry, ito ay Garden's Heart. So ito yung top 3 choice ng mga gumagamit ng mga Relax Infinity na pads. Ito kasi nire-recommend nila na masarap daw sa masarap. Tapos yung susunod yung Tangy Purple at saka yung Fresh Red. So ayan, ito na-try natin to, pero itong the rest hindi natin pa natatry yan. So so susunod natin itong anong babasa dito? Orchard Rounds. Ito yata yung bubblegum or yung lychee. So itatry natin isa-isa yan. So ito, tapos meron siyang free na para dun sa may silicone dun sa may pads niya, para hindi siya nag siguro parang tawag dito. Yan, para hindi siya namo-moist siguro. Ito yung pads natin. Ito yung ano natin, unit. Relax Infinity kulay black. So hindi naman talaga siya literal na black, ayan. Yan siya. So ito, chinacharge to pag nalulobat. Chinacharge to ng mga 2 to 3 hours. Pero umaabot naman siya sa akin ng mga ilang araw din. Siguro mga 3 days to 4 days. Kasi hindi naman masyadong laging ginagamit. Tapos ito, binilan ko na din siya ng parang case. Yan. Para hindi nagagasgas. Tapos meron siyang lace na din na pwede mong isuot sa leeg. Kasi ito aluminum. So kung makikita nyo sa screen, ayan, no? Meron siya ito. Meron siyang parang na-damage na. So sayang naman, ang ganda ng quality niya kasi. Nabili natin to 1,200. Tapos ito yung pads niya. Ito yung nakasaksak na pads sa akin ngayon is yung Garden's Heart. So ginamit ko to ng mga almost 20 days. So ganun katagal umaabot sa akin ito. So 250 pesos yung isang ganito pag sa binili mo ng sa store. Tapos hindi sila nagbebenta yung parang 3-in-1 sa isang pack. So per piece talaga yung bentahan nila dito. So sa shop na to nabili ko pang sa Shopee, pang ilang beses ko na din naka-order dito. Tapos pati itong unit natin, doon ko din in-order. Pati itong accessories, doon ko din in-order sa shop na yon. Bali, ang price nito sa kanila ay 220 pesos. Pero ngayon, naka-promo sila. Pag 5 pieces yung binili mo, 200 pesos na lang ang isa. Tapos free shipping fee. Then, binigyan tayo ng dalawang ganito na free. So guys, reminders lang, hindi natin to hinihikayat na maganito yung mga minors. So ito is parang panglibangan lang din. Tsaka 3% nicotine lang naman to. Mas maganda siguro to kumpara sa talagang literal na Yossi. Yan. So yan, makikita nyo dito, yan o. Pagka sinaksak nyo yung pads, yes lang, wala kasi yung tripod eh. Pag sinaksak nyo yung pads dito, yan. Ay, wait lang. Haba ko kasi yung camera. Pag sinaksak, ayan, ma-shoot. Ayan. Ayan, teka lang. Ayan, pag sinaksak nyo yung pads, ayan. Tsaka siya iilaw. Nakita nyo ilaw, tapos nagbabibrate siya. Then, pag pinap mo siya, tsaka siya magla-light.
Ganun lang, every time na pinapop mo siya, nagla-light siya. Tapos, every time na nagpapalit ka ng pads, dun nagbabibrate siya. So, it is kulay ng black. Shade ng black yan. Then, mayroon tatlong kulay to yata. Yung parang red, puti, silver, at saka yung parang gold, saka itong black. Pero may mga parang gradient color din yung iba. Pero mas mahal siya. Hindi siya 1,200. Yung box na to ay inawala na eh. Pero 1,200 bili natin dito. Then, 250 ang isa ng pads. Nasa sinyo na lang kung gano'n nyo katagal gagamitin yung isang pads na ganito. Estimated yata 600 pops yata yung nakukuha dito sa isang pads na to. Pero sa akin, umabot ng kulang 20 days. So, sulit na din. Yan. So, kumuha tayo nito para at least mag-stock din. Tapos, matry din yung mga bagong flavors kasi normally, ang nakukuhang mga flavors na ginagamit ng mga user ng Relax ay yung Garden's Heart, Tangy Purple yung grapes, tapos yung Fresh Red yung watermelon. So ito yung Garden's Heart, masarap talaga siya, pero ito tatry natin yung apat na to. Yan, tatry natin isa-isa. Buksan na natin itong White Freeze. So ito yung laman niya, ganito siya, para siyang malaking gamot naka-foil. Then kulay white, tapos loob niya ay meron siyang user agreement. So lahat ng box na to o lahat ng pads na to na flavor, meron ganito sa loob. So ito yung sample natin dito. Ito ay ano tawag dito? Ito ay White Freeze. So makikita natin dito, ito tatanggalin natin yan, yung parang grabber sa taas. Yan. Tapos itong kulay puti, natatanggal yan. Yan. Tapos ito, sa ilalim. Sa ilalim ng pads para iwas leak, makikita nyo parang ito. Nakikita nyo ba? Ito parang may white dito. White na, white pa na. Ayan, tatanggalin natin. Wala kasi akong tripod guys, kaya isa lang ang gamit kong kamay. So tatry natin to, ito. Ayan. Ito yung nakuha natin. Nakapasok dun sa may dalawang butas. So, tatry natin ngayon if up. So, lahat ng pads sa loob pagbago, merong ganito tsaka sa ibabaw para iwas leak. So, tatry natin tong gulaman. So, ito guys, tatry natin yung gulaman. Try natin if up. Nakikita nyo guys, yung ilaw to. Lasa siyang gulaman nga. Parang yung sa may, parang siyang sa may, anong tag dito? Master Siomai, sa Siomai House. Yung may, medyo malamig. Tapos lasang gulaman siya. So masarap din naman. Yun. Lasang gulaman nga. May aftertaste siya. Tapos mas malamig siya kumpara sa natikman kong pads, kasi Tangy Purple yung natikman ko, tsaka yung Garden's Heart, tsaka yung Dark Sparkle yung Coca-Cola, tsaka yung Fresh Red. So malamig siya. So masarap din naman yung gulaman. Try natin ibang pads. So next natin guys yung Golden Slice. Yan, nakikita nyo, Golden Slice yung itatry natin. Ito yung mangga. Hindi siya kasing lamig nung sagot gulaman, pero sa flavor hindi masyado siyang masarap para sa akin. Hindi siya kasing sarap na inexpect ko na parang kumain ng fresh na mangga. Kumbaga hindi matapang yung flavor niya. Pero malalasano pa rin yung pagkalasa ng mangga. So, bagong flavor to. So, okay lang din naman. Pero hindi siya malasa ngayon, guys. Next natin yung susunod.
So ito guys, naman susunod natin yung ano ba pangalan to? Orchard rounds o yung bubblegum yata o yung lychee. Sabi nung seller, bubblegum daw yung lasa halos dito. So itatry natin. Malamig din. Parang kasing lamig nung tawag dito ng sagot gulaman, pero sa flavor hindi siya bubblegum. Hindi ko nalalasan yung lasang bubblegum niya, pati yung sa lychee hindi. So sa flavor same lang din nung sa may mango slice, yung pangalawa natin tinry. Ayos lang din pero wala. Hindi ako nasasarapan. Hindi siya matapang na flavor. Hindi mo malalasahan yung bubblegum niya, pati yung pagka lychee, kung lychee man o bubblegum to. Pero malamig. Naman natin itong Sunset Paradise. Yan. Screen yan. Ito yata yung bayabas. Patay. Malamig din siya, pero sa flavor hindi rin siya masarap para sa akin. Since bagong mga flavor yata itong pinag-order natin, para matry lang din natin kung ano yung masarap pa na flavor bukod dun sa may top 3 na Garden's Heart, Fresh Red at saka Tangy Purple. Para siyang lasang bayabas na hinug na hinug. Alam niyo yung bayabas na pagka nag-over hinog siya, yung kulay pula na yung laman. Yung kulay pula na yung laman ng bayabas. Yung ganun, yung pagka pumasok ko sa kusina, yung maamoy mo yung lasang bayabas. So, di ba may parang kaamoy ng, ayun, yung body odor. So, hindi siya masarap. Sa apat na natry natin na flavor, ito yung parang pinaka hindi magandang amoy. Pero para sa akin lang ah. Kasi gusto ko lang i-try din yung mga ibang flavor. Hindi ko marerecommend na masarap siya. Pero malamig. Hindi talaga. Next natin itong Garden's Heart. Ayan. Next natin yung Garden's Heart. Ito pag binuksan mo pa lang dito sa may packaging niya, umamoy na talaga yung flavor niya, mabango talaga siya. Lasa talaga, amoy strawberry talaga siya. Tsaka ayun nga, sa apat na binuksan natin na nauna, ito yung umaamoy talaga pag binuksan mo pa lang o inalis mo dito sa may packaging niya. Yung lamig, yung coolness niya sakto lang. Sa flavor, malalasahan mo talaga. Ito yung pinakamalasa talaga. Ayun. So, sa apat na, sa limang binuksan natin, tinry natin. Yung apat yata dun is bagong flavor. So, iba pa rin talaga yung Tangy Purple, Garden's Heart, at saka yung Fresh Red. Sa Fresh Red kasi, since bago pa lang ako gumagamit ito, mga 2 to 3 months pa lang yata akong nagamit ng relax nito. Yun yung narecommend sa akin ng seller na pinagbilan ko. Fresh Red muna daw. Yung kasi yung mga best seller na flavor. So yun yung tinry natin. Pero sa Fresh Red kasi, since bago pa lang siguro gumagamit ito, medyo sumasakit yung ulo ko doon. Kaya hindi ko nag-ubos yung pads na yun. Tinapon ko lang din. Kasi parang sumasakit talaga. Unlike dun sa may Tangy Purple na grapes flavor at saka dito sa may Garden's Heart na okay lang siya, hindi ko nararamdaman mas masakit yung ulo. Sa tatlo na yun,
sa mga flavor na natikman ko, ayan, yun pa rin talaga yung the best. Etong Garden's Heart at saka yung Tangy Purple. So, ang purpose ng video na to kung bakit pinurchase natin yung mga ganong flavor, yung mga bago, para sa mga first time na hindi makapag-decide kung anong flavor yung bibili nila, o sa dami kasing flavors na to, siguro 10 flavors yata o 12. So comment down below lang guys kung kung tama yung flavors na pagkakaalam ko. Yung pa rin talaga yung masarap, yung tatlo na yun. Pero ito, Garden's Heart talaga tsaka Tangy Purple. Ang natikman ko yung Dark Sparkle, yung Coca-Cola. Masarap din siya, malamig. Garden's Heart, pinaka the best. Tsaka yung Tangy Purple para sa akin. Sa mga natikman ko na pods. Yung Guava, hindi siya masarap talaga. Sayang. Hindi ko alam kung magagamit o matatapos kung ubusin yung guard, yung guava. Pero ito i-stock pa din naman natin kasi hindi naman natin ito magagamit ng sabay-sabay. So reminder guys ha, hindi ko hinihikayat na yung mga minor na gumamit nito. Ito is parang idea sa mga first time nakagamit at hindi makapag-decide kung anong pads yung flavor yung gagamitin nila o bibili nila sa first time na paggamit nila. Marerecommend ko Garden's Heart tsaka Tangy Purple. Yun. So, comment lang sa baba kung same kayo ng aking review dito sa mga bagong flavors. Lalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya inorder kasi maraming shop na din sa Shopee tsaka sa Lazada na bebenta ng ganitong pads. Pero ito kasi subuko na kasi ilang beses na ako ditong na-order tapos hindi siya nagli-leak. Then yung sa unit niya okay siya, wala siyang damage tapos maganda talaga yung quality niya. So yun, comment down below lang guys. So hanggang dito lang ating vlog dito sa may review natin dito sa mga bagong flavors ng Infinity.